Ay? Paano yan? Anong gagawin? Ako yung pinuntahan. Look who's in the house. Ka Don Don and Ka Son Son. Dalawa sa mga pinapangarap kong makakulab na mga vlogger. Kasama ko na ngayon sa di inaasahang pagkakataon. Bigla-bigla na lang sumulpot sa area ko ba? Nahiya tuloy ako man. Naloka ako. Wala man lang pasabi. Sana nakapaghandaman lang ako mga kakanina. So ayun na nga, eto na nga, oo, inuna ko na siyang inedit as in prioritize ko talaga. Kasi lahat sila nakapag-upload na, ako na lang yung hindi, nakakahiya naman, Diyos ko. So pagkatapos nila akong bisitahin sa area ko, nag-invite sila na lumabas. Pag out ko sa trabaho, alas 12 ng hating gabi. O tignan nyo, inantay pa talaga nila ako. Umuwi muna ako para magbihis kasi nakakahiya naman, amoy cheese ako. Baka ma-disappoint sa akin si Jason. Kaya ayan, nag-video ako habang pauwi galing trabaho para mailahad ko ng maayos sa inyo ang vlog na ito. Ganun yon, para ka bang nag-storytelling para maging smooth yung flow ng bawat pangyayari. O diba, may advice agad? Huh? So pagdating ko sa bahay, syempre nilak ko muna yung pintuan namin. Kasi tignan nyo, may nakapaskil na naman, no? Ayan, no, nababasa ninyo? May panotice pa sila. Oh, Diyos ko, lahat na lang pinapaskilan. Di ko alam kung accommodation pa ba to o classroom sa eskwelahan. Charot, baka magalit sila. Hindi pa ako agad-agad nagbihis, guys. Kinuha ko muna yung daspan tsaka walis para maglinis. Kasi nga, diba, susunduin nila ako dito sa accommodation namin. Kaya kinabahan ako. Baka biglang mag-house raid si Jason. At mahalungkat pa niya yung mga gamit na kondom dito na di ko pa naitatapon. Charot. Hay, Diyos ko, ang daming kalat. Pagpasensyahan nyo na, ganyan talaga pag walang day off, hindi makapaglinis ng maayos. So habang finiflex ko yung aking matambok na puwet na parang sinalpakan ng tigkalahating kilong silico volcanoconiosis, yes, wala po talaga akong inaayos o inaabot dyan. Pinapakita ko lang talaga sa inyo na pinupungit-pungit ko yung aking puwet para maikumpara nyo yung before and after the surgery. Charot. So ayun, hindi ko nga namalaya na nakasilent pala yung phone ko ba? Nag-message na pala sila sa akin. Ando na sila sa baba, nag-aantay. Di pa man ako tapos magwalis ba? Akala ko naman kasi matatraffic sila eh. Buti na lang talaga naisipan ko mag-check ng phone. At ayan, malamang binuksan ko yung message. Ako naka-receive eh. Alangan ipabasa ko pa sa'yo, di ba? Kaya ayun, dali-dali na akong kumilos para magbihis. Ay, at may pa-slow mo pa talaga. Akala mo naman kung sexy star. Tama na nga yan, nagmo-model pa eh. Akala mo kung walang nag-aantay sa baba. Pagkatapos kong magbihis, diretso na ako sa baba. Di na ako nakapag-video kasi patakbo-takbo na ako niyan sa hagdan. Kinakabahan kasi ako, baka ako yung akyatin sa taas kapag di ako bumaba agad. Ma-house raid pa ako ng di oras. At ayan, nakasakay na ako. Kasama ko na si Ka Don Don, Ka Son Son, at sino ito? Hmm? Kilala nyo na yan? Lagi ko na yan kasama sa vlog. Napagkakamala na nga mag-jowa kami minsan eh. Charot. So ayun, nag-isip kami kung paanong banding ba ang gagawin namin. Kasi nga wala naman sa plano ito. Biglaan lang ba? Kaya sabi ko, mag-take out na lang tayo ng foods tsaka kainin natin sa Corniche. Ayun, pumayag naman sila. Mga ututo ba? Charot. So dito kami napadpad sa may Shrimpy. Ganon. Mga shawarime yung mga paninda nila dito. So habang nag-o-order si Ka Don Don, lalandiin ko muna tong dalawa. Kasi nanggigigil ako. Parang ako lang yung nagbibidyo dito. Ba't ito nagbablog? Nagkakahiyaan niya pa. Kaya ayun, tinawag ko sila. Mag-shoutout nga kayo. Ang kulit ni Jason, no? Lalandiin ko ba? I hate the way you walk, hate the way you talk, hate the way you look at me. Shout out kay JB. JB, ano na? Naka-boundary na to. Boundary? Anong tingin nyo sa akin, tricycle? Ayan na naman, puro kalandian na naman tayo. Tama na nga, ayoko pa namang masaktan si JB Garcia. Ano daw? So ayan po pala yung mga lutuan nila ng shawarime. At kung nakikita ninyo, nakaabang na dyan si Ka Don Don. Oo, pasimple lang yan, pero nagbibidyo-bidyo na pala. Ganyan talaga pag mga veterano, ano ba kayo? Huh? Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano sila mag-vlog. Tignan nyo silang mabuti, oh. Ano napapansin ninyo? Diba, nakapamulsa yung isang kamay nila habang nagbibidyo? Ganyan daw kasi, para mag-viral ka. Parang gusto ko rin tuloy gayahin, pero yung kamay ko nakapamulsa kay Amir, hindi sa akin. Tapos mag-shake hands kami sa loob. Charot. Ay, antare naman itong isa, oh, pasuman-suman lang. Pahinga ka lang dyan, baka pagod ka, oh. So dito po sa may bandang kanan, kanan ba to? Kaliwa. Kaliwa pala, dyan po nakalagay yung chicken shawarime nila. Sabay kuha ni Amir nung order namin, oh. Tapos dito naman po sa kanan, kung saan nagbi-video si Ka Don Don, dyan naman po niluluto yung beef shawarime. Magkalayo sila kung napansin ninyo, as in sobrang layo, para hindi maghalo
yung lasa nila, ganun yon. At ayan naman po yung mga menu nila. Bala na kayo magbasa dyan. Dami-dami ah. Tapos ito naman si cashier, oo. So itong shrimpy na to, lagi ko itong nadadaanan. Pero never pa po ako nakakain talaga dito. Pero according sa mga sabi-sabi, masarap daw po talaga ang shawari may nila dito. So ngayon, first time ko siyang matitikman. Kaya abangan ninyo kasi i-judge ko siya mamaya kapag kumain na kami sa may cornetch. Ba't ako natatawa dyan? Diyos ko, kinikilig lang yata ako. Ikaw ba naman, tatlong kalalakihan kasama mo, tapos ang gagwapo pa, hindi ka kikiligin? Wag ako. After namin mag-check out, ngayon ay papunta na kami sa Corniche. Hindi kami maglalakad ha, sadyang malayo lang talaga yung pinagpark ka ng sasakyan. Actually, pagtawid lang dyan sa highway ay Corniche na, tapat lang nung shrimpy. Kaso, dahil nga sa may sasakyan na dala, kailangan pa namin mag-U-turn ng pagkalayo-layo. Charot. O, sa mga nagtatanong pala, kung buhay pa yung Tamimi dito sa may Corniche, ayan po, buhay na buhay pa. Kung Tamimi ka chong, ako na ang manlilig. Yeah. Yan kasi yung timsong nila, kinakanta nila yan tuwing umaga pagkatapos ng pep talk. Kahit itanong nyo pa sa mga nagtatrabaho dyan, Tamimi by Julina Magdangal, charot. At ngayon, andito na kami. O diba, saglit lang. Yun lang, tapos na ang vlog, charot. So ayan, naglakad-lakad lang kami, nag-ikot-ikot lang, ikot-ikot-ikot lang. Naghahanap ng mapipestuhan habang bit-bit nila yung mga pagkain. Samantalang ako wala akong bit-bit. Ganun talaga kapag dalagang Pilipina tingin nila sa'yo. Hindi kanila pagbibit-bitin, ano ka ba? Ganyan nila ako tatatuhin, guys. Special ba? O hayaan yun na, minsan lang naman. Hanggang sa makahanap kami ng pwesto dito sa may palengke. Palengke? Ano to, magtatayo ng business? Dito sa may tabi ng lawa na malapit sa kudo. At ayan, sinet up na nila yung mga pagkain sa may upuan. Tulong-tulong sila, pero ako wala akong ginagawa. Pabidyo-bidyo lang. I feel so special talaga. Parang special child, ganon. Ayan o, inayos-ayos pa talaga ni Jason yung pagkakahiliran ng mga pagkain at tubig. Akala mo naman kung magbumukbang ah. Nung mailatag na ang mga pagkain, ayan, kanya-kanyang set up na rin ng camera. Hanggang sa nagsimula na kaming kumain. Ang bait ni Jason, guys, hindi muna siya kumain. Binidyohan niya muna kami. Nag-sacrifice talaga siya para sa amin. Kaya nararapat lang na i-follow nyo. Ginigigil nyo na naman ako. So ngayon, titikman ko na itong sinasabi nilang masarap na shawari may. Ba't mukhang amoy putay naman tong kubos nila ah? Charot. So kung napapansin nyo kanina pa, iba po itong shawari may na na-order namin kasi hiwa-hiwala yung mga ingredients. Ikaw pa mismo mag-assemble nung tinapa yung karne at saka yung sauce niya, ganon. May ganito talaga kasi na shawarma, oo. Depende na lang yan sa order mo. So nung unang kagat ko, oh, siyempre ngunguyain ko muna, nanamnamin ko pa yung lasa. Alangan mag-comment ako agad, Diyos ko. At nung nilunok ko na yung unang subo, ano siya guys, medyo maangot-angot ng very light. Beef shawari may kasi itong una kong tinikman. Pero malasa naman. So for me, it's 8 over 10. Ay, ba't naman ako natawa, Diyos ko? Pwede ko tinatawanan yung pagkain dyan, ha? We're just cracking jokes that time. O, diba English? Ito kasing si Amiri. Sige, si Amir. Ay, nakakaloka naman yung sapatos nila. Umiilaw. San ba nakakabili niyan? Charot. So, ngayon, titikman ko naman na yung chicken shawari may. So, ayun, masarap. Masarap kaya? Masarap. Kasing sarap ng jowa mo nung natikman ko. Charot! So ayun, for me it's 8.5 over 10. Pwede na yon, mababa lang ako magbigay kasi hindi naman sponsor. Kung sponsor yan eh, kahit 1 million over 10 ko yan no. Tapos nahirapan kasi akong nguyain tsaka lunukin guys. Tignan nyo oh, para ako magta-transform into kabayo ng Dioras. Pinahirapan yung bibig ko, oo, oh, nangawit ba sa kakanguya. Dahil ko pa tsumok ng 7 inches, Diyos ko. So bago kami matapos kumain, explain ko lang itong location namin. Yung nasa likod po namin, yan po yung lawa. Yung may mga harang ba na bakal, dati kasi wala yan eh. Year 2016-2017, dyan po kami nanguhuli ng alimasag. Diyos ko, ang dami dyan. Iniikot-ikot lang namin yan, ngayon pinagbawal na. At ayan, ibang anggulo naman, kung saan nakikita nyo na yung kudo. Ang sipag talaga to ni Jason na mag-set up ng camera. So ayun, tamang kwentuhan lang kami tungkol sa buhay ng iba, hindi sa mga buhay namin, kasi masasama ugali namin eh. Pinagkwentuhan namin yung ibang mga vlog kung sino mataas yung ihi, mababa yung ihi, at palapad yung ihi. Charot. Hindi. Siyempre, we gave advice to each other. Mga tips, ideas, ganyan. Especially kay Kadondon kasi siya yung veterano sa amin. Kaya ako nakikinig lang ba? Alam nyo naman ako, tahimik lang sa personal. Sa kama lang maingay. Charot. Hanggang sa umalis na kami. Pero di pa kami uuwi ha, kasi magbablog pa daw si Amir sa may basurahan. Charot. Nagtapon lang pala siya. Naisipan naming magkape pagkatapos kumain. Kaya andito kami ngayon sa may half M coffee shop. Half M? Pero yung letter M naman nila buo. Paano naging half yan? Diyos ko. Niloloko nyo kami? Charot. At habang nag-aantay kami ng order, binidyohan ko lang tong dalawa guys kasi ang cute nila tignan. I think bagay sila for BL series. Tapos ako yung director.
Doctor. Charot. Andiyan na yung order pero kulang pa daw ng isa. At ayan, binigay din agad, nakalimutan lang siguro ilagay. Si Kasonson yung nagbet-bet kasi bibidyohan daw siya habang kumukuha ng mga asukal. O siya, tara na, akyat na tayo. Wala na akong masabi ah. At habang paakyat kami, o diba ang galing ko mag-video, puro pet lang ni Amir yung nakikita. May napansin kasi ako, hindi pala siya naka-tuck-in ngayon. Ano? Ah, hindi pala siya naka-polo shirt kaya walang tuck-in? Charot. At andito na po kami sa may, ewan ko ba kung rooftop ba to o beranda? Basta dito sa may taas, nakita mo yung labas. Pistachio latte ulit yung in-order ko kasi yan lang yung kabisado kong pangalan ng kape. Kaso malamig naman yung binigay sa akin. Ako lang yung naiiba tuloy. Ang lamig-lamig pa naman nung panahon na yan. At ayan, kanya-kanya na silang intro para sa content na ito. Minute ko na lang yung audio kasi hindi klaro yung sinasabi ni Jason dyan. Alam nyo guys, believe na believe talaga ako kay Kadon doon kapag nag-intro na siya. Para siya nag-masteral talaga, Diyos ko. Si Amir naman, magaling yan maghanap ng mga patungan ng kanyang camera kung saan-saan. So ayun, puro lang kami tawanan dyan dahil kay Amir. Kung napanood nyo doon sa vlog ni Kadondon, hanggang sa nag-decide na kaming umuwi dahil mag-aalas 5 na ng madaling araw. Ayan, kanya-kanya ng outro at pa-shoutout sa isa't isa hanggang sa ihatid na nila ako sa bahay. Maraming maraming salamat po sa inyo, Kadondon, Donel Ponce, Kasonson, Jason Lazo, at kay paring Amir. Sobrang dami kong tawa talaga sa inyo nung kasama ko kayo. This vlog is so momentous. I am hoping to see you again. At ayan, may pa-take out pa ako. Yan po yung natirang shawarma kanina. Di namin naubos. Actually, patanggi-tanggi pa ako. Kunwari, ayaw kong kunin. Pero deep inside, just ko, gustong-gusto ko naman talaga, no? Ha? Ako pa ba sa take out papapahuli? Yun lamang po. Maraming salamat sa panunood. Muli, ito po si Oliver Castro na nagsasabing... Wala, wala akong maisip ngayon na kasabihan.